Kasama na sa gawain ito ang pagsulat ng prayer request. Nang nasa Pilipinas ang ilan, nag-drawing po sila ng aeroplano. Sabi nga ng isang sister, pinagkatawanan niya yung drawing ng sister sapagkat yung aeroplano daw makambutike. Kaya lang may nakasulat naman na pa-Canada. So kahit makambutike, yung pagka-drawing ng aeroplano, alam niya yung destinasyon. Papuntang Canada, mga kapatid. Naalala ko yung spiritual director natin. Dati nung nanay ako sa Toronto, ito yung kanyang patutuo. Yung kanyang nanay, taga Batangas siya, sumasabay po sa panalangin sa radio o sa television na nasa Channel 13 pa tayo. At nakikita po nung pare na yung kanyang nanay nagsusulat, nagtataas ng prayer request. Eh siya po humihingi ng visa, hindi siya babigyan. Sabi niya, subukan ko nga. Magsulat din ako ng prayer request at kapag oras ng pagkataas ng prayer request sa panalangin ni Brother Mike, itataas ko sa likod ng nanay ko. Alam po ninyo, after 2 weeks, si Father nabigyan ng visa at naging spiritual director natin sa lugar po ng Canada. Anong gusto kong sabihin, mga kapatid? Inspiration yan sa ating servant leader para sa gawain ito. At naniniwala po tayo, kung susulat tayo ng ating panalangin, pakikipag-usap sa Diyos, paglapit sa Kanya, sinasabi po ng Biblia, hindi po pinahihindian ng Panginoon ang mga taong lumalapit na kay pananampalataya sa Kanya. After po ng turo ng panalangin, na Our Father, isinunod po ng Panginoon ang mga salitang binanggit ko at binasa sa inyo. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Pumanap ka, makakasumpong ka. Pumatok ka at ang pinto'y bubuksan para sa iyo. Saan po tayo magsisimula, mga kapatid? Ito po, lagi yung offer sa aking preaching. Have a quiet time with the Lord. Pagising sa umaga, magkaroon po tayo ng quiet time, quiet moment sa Panginoon. Ilatag po ninyo ang maghapong gagawin ninyo. Hingiin nyo ang basbas ng Panginoon upang sa maghapong yan, maranasan po natin yung kanyang gabay sa ating buhay. Huwag po kayong nagmamadaling lumabas ng kwarto kasi kung nagmamadali kayo, mga kapatid, at masyadong tensyonado ang inyong buhay umaga pa lamang, matutulog na kayo sa gabi, tensyonado pa kayo. Huwag po tayong nagmamadali, i-enjoy natin ang ating paglalakbay. Dahil ang katotohanan, baka dumating ang pagkakataon kung kailan mabagal ka ng maglalakbay, saka ka na hindi makapag-enjoy. Kasi wala namang mabilis na hinihahatid sa uling hantungan. Diba? Kaya, cool, take it easy, mga kapatid. Start your day in the presence of the Lord through prayer. Reading the Word and meditating it para paglabas mo ng kwarto, may lakas ka, may inspiration ka, may excitement ka na simulan ang panibagong umaga ng buhay. May mga utang pa kayong babayaran? Ito lang ang ilagay nyo sa inyong puso. Dapat excited ka sa bawat umagang bigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Yung asawa mo nasa piling ng iba, dapat excited ka sa umagang iyan sa piling ng Panginoon. Mayroon kang intindihin sa buhay. Meron po kayong financial na pangangailangan. Meron kayong sa physical na katawan na difficulties, mga kapatid, dapat pagising pa lang sa umaga. Huwag po kayong papayag. Nagigising kayo ng umaga at lalabas ng kwarto na hindi kayo excited. Mabigat ang maghapon ninyo. Kahit puyat ka, kahit kulang ka sa tulog, mga kapatid, huwag kang papayag. Nagigising sa umaga at lalabas ka, sasabihin mo, wala na namang kabuhay-buhay. Mahirap magbuhay sa maghapon kung sasabihin mo na wala kang kabuhay-buhay.
Pero kung umaga pa lang, naranasan mo na ang presensya ng Panginoon. Naranasan mo na ang ligaya sa piling ni Kristo. Naranasan mo na ang pagkilos ng Panginoon bago ka lumabas ng kwarto. Kahit sa lubungin ka ng amo mong nakasinangog, hindi niya na kayang nakawin ang saya na bigay ng Panginoon ang kapitan. Marami na po akong bigong nakausap sa gawain ito. Pero hindi sila pamigil sa presensya ng Panginoon. Ngayon, sila na hinahabol ng ligaya ang mailap ng unang panahon. Meron po akong isang sister, taga-Tansa, Amaya. Anniversary ng gawain. Nag-preach po ako after ng aking preaching. May isang sister na lumapit sa akin, meron siyang kasama, alalay. Pareho ang kwento ng sister, nakaayos siya. At matapos magkwento yung sister, yung alalay na kasama niya, nagsabi sa akin, ako yung head ng Cavite ng panahon iyon, sabi niya, Brother Meden, yung sister na yan na nakikipag-usap sa'yo, kagabi lang, iniwan niya ng mister niya. Eh siyempre naman, pag mga ganyang istorya, sarap yung pag-usapan. Sabi ko doon sa sister, Sister, huwag ka namang makwenta, magtatanong lang ako. Sa lahat yata ng iniwan ng mister kagabi, ito ang pinakamaganda ngayong araw na ito. Tsaka kasi naka-foundation siya, naka-lipstick siya. Sabi ko sa kanya, hindi mo ba mahal yung asawa mo? Sabi niya, Brad, mahal ko siya. Pero iniwan niya ako kagabi eh. Alam mo ba, ayaw niya akong padalhin, papuntahin dito sa anniversary. Pero ang prayer ko, Lord, gumawa ka ng paraan na makadalo ako ng anniversary ko na iniwan niya ako. Kaya ngayon wala nang pumigil sa akin na paraan. Isa pa, ito hindi ko makalimutan sinabi niya, Brad, iniwan ka na ng asawa, hindi ka pa magsasaya. Lugi ka. Naiwan ka na, malungkot ka pa, patanda ka ng patanda, yung asawa mo, pabata ng pabata. Ilang po yun, mga kapatid. Pagkatapos, nag-iwalay na kami. After 1 year, na-invite ko niya ako para sa anniversary ito, nakita ko po yung sister na ito, may karay, ay, yung sister na ito, karay-karay yung isang lalaki. Sabi ko, mukhang bumigay yung sister na hanap yung ibang kapartner sa buhay. Andun pa rin yung alalay niya. Ang sabi sa akin, Brother Meden, alam mo ba yung kwento nung last year? Sabi ko, tanda ko pa rin naman. Sabi niya, ito yung asawa niya. Ito yung nang-iwan bago mag-anniversary noon. Eh mukhang napakabait na po. Sabi ko dun sa sister, yan ba talaga yung asawa mo na nang-iwan? Ay, oo, Brad. Alam niyo, yung pinanalangin ko sa Diyos. Nasabi ko sa kanya, Lord, hindi ko kaya pigilan yung asawa ko. Pero ibinibigay ko sa kamay mo at maglilingkod ako sa iyo. At alam ko naman, walang naglilingkod sa iyo na hindi mo inayos ang lahat. Ngayon, nung ibinalik ng Diyos ang kanyang asawa, di lang asawa ibinalik sa kanya. Isang bagong lalaki. Isang bagong asawa. Sabi ng sister na ito sa kanyang asawa, upak, upo. Sabi sa kanyang asawa, tayo ka, tayo. Sabi ko, huwag na ulit mautuin. Okay na yan, nakita ko na. Sabi niya, Brad, bumabawi siya. Salamat sa Diyos. Bakit? Wala na kayong hindi na hindi sa samahan ng Panginoon kung sa samahan din natin na mananampalataya sa Panginoon sa kanyang kalooban. Nasusundan po ninyo ako, mga kapatid. Amen. Ngayon, magbigay ako ng ilang personal advice. Hindi naman po ito absolute. Pero kung susundin po ninyo, susundan ito mga kapatid, naniniwala ako, yung prayer life natin, yung buhay natin bilang Kristiyano, lalo tayong palalimin ng Panginoon. Amen. Amen. Una po, anong dapat natin ipanalangin sa Diyos? Forgiveness of sins and deliverance from the consequences of sin. Forgiveness of sins and deliverance from the consequences of sin. Yung pag-ingi po natin ng tawad sa Diyos, pag-amin ng pagkukulang. Ako po, kahit preacher, marami akong pagkukulang sa Diyos.
Ikaw kahit mabait ka, may pagkukulang ka sa Diyos. Hindi po ba? At ang pagkukulang na ito, dapat inaakmahalig sa atin sa harapan ng Panginoon. Lord, patawarin mo ako. Nagtaray na naman ako sa asawa ko. Lord, patawarin mo ako. Nag-isip na naman ako ng pangit sa kapwa ko. Lord, patawarin mo ako. Nakapagbitaw na naman ako ng pangit na salita sa mga kasama ko. Ilapit po natin yan sa Panginoon at yung salitang consequences of sin. Sabi ng Psalms chapter 32 verse 5, ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyong idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang pumugsuman ang malaking bahay, di sila abugin. Psalms chapter 32 verse 5 and 6. Sabi po ng 6, ha, pakinggan niyo ito. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking bahay, di sila abugin. Ano po ang simulan niyan, mga kapatid? Yung panalangin ng pagsalansang, forgiveness of sins and deliverance from the consequences of sin. Tignan niyo ito. Ang isang katangian po ng Kristiyano, sinasabi ng Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundo. Amen? Gising pa ba kayo? Amen! Yan po ang isang katangian, huwag tayong umayon sa takbo ng mundo. Minsan itong katotohanan